Hello my loves! Pasensya na po kayo kung medyo ilang araw po tayong di nakakapag-upload dito sa ating Lady Pam. Medyo napagod lang po kasi ako nitong mga nakaraan. Yan po ay dahil meron po akong inaasikasong importante ngayon. At kakarating ko lang po kaninang tanghali. Yan po ang dahilan kung bakit di po ako makapag-record ng mahaba ngayon. Pero promise po bukas my loves, ay ako na po ulit ang mapapakinggan ninyo. Maraming salamat po sa pangunawa at simulan na po natin ang kwento. Magandang tanghali sa iyo, Miss Pam. Itago niyo na lang ako sa pangalang Junie. Itong kwentong aking ibabahagi ay nangyari noong nakatira pa ako sa aking tiyo Dadoy. Nangyari ito noong dekada 90 sa isang probinsya dito sa bandang Panay. Noong mga panahong yon, naging laganap ang mga karamdaman sa bayan namin. Walang nakakaalam ng pinagmulan noon. Marami ang haka-hakang laso ng siyang naging dahilan kung bakit may mga nagkakasakit na tao. Huwag kang basta-basta gagalat sa kamakikain sa hindi mo ganong kakilala, ha? Wika ni Tiyo Dadoy sa akin. Bakit naman, Tiyo? Tanong ko sa kanya. Hindi kasi ako naniniwala sa mga lason-lason na sinasabi nila. Sa isip ko, baka mikrobyo sa tubig ang dahilan nun. Alam mo namang marami ang nagkalat na mga manlalason sa ating bayan. Baka mamaya magkataon malason ka. Sabi sa akin ni Tiyo Dadoy. Upang hindi siya magalit sa akin, napatango na lang ako sa kanya. Sinabi niya sa akin na huwag na muna akong gagala dahil baka mabiktima rin ako. Dahil doon, ilang linggo akong nanatili sa bahay ng aking tiyuhin. Naisip ko kasing baka magalit siya sa akin kung malaman niyang lumabas ako at gumala. Isang araw, nagpaalam sa akin si Tiyo Dadoy. O Junie, maiwan ka muna dito sa bahay ha. May pupuntahan lang ako. Kaso baka kinabukasan pa ako makakauwi. Sabi niya. Ganun po ba, Tiyo? Tanong ko sa kanya. Oo. Kinumbida kasi ako ng isa kong kaibigan sa kanyang kaarawan. Gusto man sana kitang isama. Pero walang magbabantay sa bahay. Dagdag pa niya. Sige po, ako na lang bahala dito. Sabi ko pa. Bago umalis, nag-iwan sa akin ang aking tiyuhin ng pera na aking gagastusin. Muli rin siyang nagpaalam sa akin noon. Oh, huwag kang pupunta kung saan-saan ha. Huwag ka rin makikikain o makikiinom sa taong hindi mo kakilala. Baka kasi malasong ka nang wala sa oras. Sabi niya sa akin. Tanging pagtango na lang ang aking naging tugon sa kanya. Nagpaalam ang aking tiyuhin sa akin. Pinanood ko na lang siya habang naglalakad palayo sa bahay. Kalaunan, noong wala na si Tiyo, napaisip ako. Paano kaya kung totoo yung sinasabi ni Tiyo? Napailing ako noon dahil pilit kong isinasawalang bahala ang tungkol sa naging babala sa akin ni Tiyo Dadoy. Nagpasya na lang ako magsibak noon ng panggatong sa labas ng bahay ni Tiyo. Habang abala sa aking pagsisibak noon, nakita kong papalapit sa akin ang aking kaibigang si Lando. Siya ang una kong nakilala sa lugar na yon, kaya sa kanya lang ako madalas na sumama. Nang makalapit siya sa akin, tinanong ko siya. Oh, Lando, bakit ka na pa rito? May kailangan ka ba? Napangiti siya sa akin at saka nagwika. Eh, balak sana kitang yayain eh. Karawang kasi ng aking pinsan, si Sally, at ang sabi niya, daanan kita rito. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Agad akong nakaramdam ng pag-aalinlangan ng mga sandaling yon. Alam ko kasing hindi ko po pwedeng iwan ang bahay dahil baka may magnakaw. Naisip ko rin noon ang sinabi ng aking tiyuhin tungkol sa manlalason. Wala kasi yung tiyuhin ko eh. Walang magbabantay dito sa bahay. Sabi ko sa kanya. Ay, ganun ba? Sayang. Tsak na hahanapin ka niya. Wika naman ni Lando sa akin. Sayang talaga. Eh kung alam ko lang sana nakapagpaalam ako kay Tiyo Dadoy. Sabi ko pa kay Lando. Kita ko ang panghihinayang sa mukha ng aking kaibigan. Subalit dahil sa mga sinabi kong dahilan sa kanya, wala na siyang nagawa pa. Nagpaalam siya sa akin na aalis at saka sinabi pa niyang babalik na lang siya sa susunod na araw upang yayain akong gumala. Sige pare, ako na lang ang magpapaliwanag kay Sally. Wika niya sa akin.
Napatangon na lang ako sa kanya at saka bahagyang nagtaka. Bakit kaya parang gusto kong makita ng pinsan ni Lando? Hindi kaya may gusto siya sa akin? Napatawa na lang ako ng palihim habang pinapanood si Lando na naglalakad palis. Iniwan ko ang aking ginagawa at saka nagpa siyang pumasok na muna sa aming bahay. Nang naroon ako sa loob, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Ano ba itong nararamdaman ko? Tanong ko sa aking sarili. Dahil sa aking nararamdaman, napagpasyahan kong magpahinga na muna. Nahiga ako sa mahabang bangko at nakaidlip. Nagising na lang ako noong nakarinig ako ng kaluskos. Ano ba yun? Disturbo naman oh. Wika ako, sabay linga sa aking paligid. Napailing na lang ako na makakita ako ng isang pusang may kung anong hinahalungkat sa mesa. Putang inang pusa to! Itinaboy ko yon at nagpasya na lang akong tapusin ang aking trabaho. Noong nakalabas na ako, napatingin ako sa bandang daanan. Napakusot pa ako ng aking mga mata dahil may nakita akong matandang nakasuot ng kulay itim. Ha? Sino kaya yun? Nagulat na lang ako dahil nang muli kong tingnan yon, wala na yon sa kanyang kinatatayuan. Agad akong pinanindigan ng aking balahibo. Hindi kaya yun yung sinasabi ni Tio na manlalason? Nanayo ang aking mga balahibo. Dali-dali kong tinapos ang aking gawain at saka bumalik na lang sa loob ng bahay. Hindi, hindi totoo manlalason. Baka dala lang ng hilo ko yung aking nakita. Sabi ko. Hindi ko na inintindi ang bagay na yon at pinalampas ang araw na yon nang walang ibang ginagawa. Kinagabihan ay naging mahimbing naman ang aking tulog. Dahil inisip kong uuwi na si Tio Dadoy, maaga akong nagising kinabukasan. Tinapos ko kaagad ang mga gawain sa loob ng bahay at saka nag-abang sa pagdating ni Tio. Paglipas ng ilang oras, walang Tio Dadoy na umuwi. Subalit muli kong nakita si Lando na paparating. Dahil doon, nagpa siya akong bumaba na lang upang salubungin siya. Oh, Lando, napasil ka yata? Bungad ko sa kanya. Ano? Wala pa ba yung Tio Dadoy mo? Umiling ako sa kanyang sinabi. Wala pa eh. Baka mamaya pa siya uuwi. Wika ko. Naku eh, balak sana kitang yayain pumunta sa bahay ng aking tiyahin. Pista kasi ron. Wala kasi akong ibang makasama eh. Wika ni Lando. Noong mga panahong yon, naisip kong samahan na lang si Lando. Nababagot na rin kasi ako sa bahay at wala na naman akong gagawin. Naisip ko rin baka hindi rin kaagad makauwi si Tio Dadoy. Kaya nagwika ako ng... Sige, sasama ako sa iyo. Baka kasi hindi pa naman makauwi si Tio Dadoy eh. Noong mga panahong yon, nagpaalam ako sa kanya na maliligo lang ako at saka magbibihis. Napatango naman sa akin si Lando. Yun na nga po, nagpaalam ako sa aking kaibigan at saka naligo. Agad din akong bumalik at saka nagpasya na kaming umalis. Habang naglalakad paalis, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Parang may kung anong bumubulong sa akin na huwag nang tumuloy. Subalit dahil alam kong baka magtampo ang aking kaibigan, hindi ko na lang yun inisip. Alam mo, Lando, parang nahihiya ako sa mga tao rin eh. Sabi ko sa kanya. Oh, bakit ka naman mahihiya? Tanong sa akin ni Lando. Hindi ako sumagot sa kanya. Sa halip, ipinagpatuloy ko na lang ang aking paglalakad. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad, naisip kong tanungin ang aking kaibigan. Lando, naniniwala ka ba sa mga lasong gawa ng mga manlalason? Yun bang... parang mangkukulam na may kakayahang gumawa ng hindi maipaliwanag na karamdaman sa tao. Napatingin naman sa akin ang aking kaibigan. Napakunot noo yun at animoy hindi niya alam ang aking sinasabi. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Lando sa akin. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga pambibiktima ng manlalason. Pero natawa na lang siya. Sinasabi lang nila yan para walang mga dayong pumunta rito sa atin. Alam mo naman ang mga tao rito. Napailing na lang ako at saka natawa na rin. Naisip kong tama ang sinabi ni Lando. Kaya
hindi ko na lang yun inisip. Pagkalipas ng humigit kumulang isang oras, nakarating kami sa baryo ng tiyahe ni Lando. Agad kaming naglakad patungo sa bahay noon. Pagdating na pagdating namin sa tapat ng bakuran, nakuryoso ako. Marami kasi akong nakitang halaman na hindi naman pamilyar sa akin. Lando, anong halaman ba yung mga yan? Tanong ko sa aking kaibigan. Nako, hindi ko alam. Baka koleksyon lang yan ng aking tiyahin. Halika na sa loob. Pagyayaya niya sa akin. Napatango naman ako sa kanya. Sumabay na ako sa paglalakad ni Lando hanggang sa makarating kami sa tapat ng pintuan ng bahay ng kanyang tiyahin. Tia Bebang! Tia Bebang! Tawag ni Lando sa kanyang tiyahin. Ilang beses pa siyang tumawag hanggang sa dumungaw na ang alis sa bintana. Binati siya ni Lando at saka ipinakilala niya ako. Ano ba kayo? Halina kayo sa loob! Sabi niya, sabay salubong sa amin sa pintuan. Niyaya na ako ni Lando na pumasok. Pagdating na pagdating namin sa loob ng bahay ni Tia Bebang, halos mapabahing ako dahil sa amoy na bigla kong nalanghap. Ano bang amoy na yun? Parang nakakahilo. Wika ko sa aking sarili. Ang aking pakiramdam noon ay parang kagaya ng pagkahilo ko nang pumunta sa bahay si Lando. Pinilit ko ang sarili kong kumalma at huwag ipalata ang kung anumang aking nararamdaman. Isa pang napansin ko roon, kaunti lang ang bisita. Sa aking pagkakatanda, anim lang kaming naroon sa loob ng bahay. Halina kayo! Mainit-init pa ang aking mga niluto! Kaya tsak na masasarapan kayo! Sabi ni Tia Bebang. Nang mga panahong yun, pareho kaming nananabik ni Lando noon. Kaya nagpasya na kaming kumuha ng aming pinggan. Nang akmang kukuha na sana ako, biglang nagwika si Tia Bebang. Oh, teka! Sandali lang! Ako na ang kukuha para sa'yo! Wika niya sa akin. Napangiti na lang ako sa ali at saka tiningnan siya habang kumukuha ng pinggan at saka kutsara para sa akin. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako noon, pero nakita ko siyang may kung anong ibinubulong mula sa hangin. Pagkaabot niya sa akin ang kutsara at pinggan, nagpasalamat ako sa kanya. Doon na ay nagsimula kaming kumain ni Lando. Eto, etong litsyong kawali. Gusto kong tikman nyo ito. Sabi sa amin ni Tia Bebang. Inilapit niya sa amin ang isang platong may lamang litsyong kawali. Napatingin ako roon at agad na napalunok ng aking laway. Nanabik ako dahil sa amoy noon. Oh, ikaw nang maunang kumuha. Wika pa sa akin ni Lando. Hindi na ako nagdalawang isip pa na kumuha noon at saka kinain yon. Ang sarap nga. Bulalas ko. Dahil nasarapan ako noon, kumain ako ng kumain. Niyaya ko rin si Tia Bebang subalit sinabi niyang busog siya. Nang mga panahong yon, tinapos ko ang aking pagkain. Busog na busog kasi ako ng mga sandaling yon, kaya umayaw na ako. Noong matapos na rin si Lando sa kanyang pagkain, nagpasya kaming magpahangin sa labas ng bahay ng kanyang tiyahin. Ang sarap talaga ng luto ng tiyahin mo, no? Lalo na yung litsyong kawali. Parang nakakatakam talaga. Wika ko. Oo nga, parang ayaw ko na sanang tumigil sa pagkain eh. Yun nga lang, busog na rin ako. Sabi niya sa akin. Nagtawanan na lang kaming dalawa ng mga sandaling yon. Nasa kalagitnaan kami ng ganung pag-uusap noong may makita kaming isang matandang lalaki na naglalakad. Panay ang naging sulyap noon sa amin at nang makita niyang nakatitig din kami sa kanya, humakbang siya patungo sa aming direksyon. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya sa amin. Ah, kami? Nakikibista po. Bahay kasi ito nung tiyahin ko eh. Sabi ni Lando. Tinititigan siya ng matanda na animoy inuusisa. Walang ano-ano, tumitig sa akin ang nasabing matanda. Ikaw? Wika niya habang dilat na dilat ang kanyang mga mata. Ho? Bakit po? Tanong ko sa kanya. Hindi ka dapat pumunta rito. Kinakailangan mong maluwa ka agad ang kung anumang nakain mo. Delikado! Delikado! Ilang oras na lang at magkakaroon na yon ng bisa. Wika ng matanda.
Nasa gitna ng pagsasalita ang matandang lalaking yon nang mapalingon siya sa bintana ng bahay ni na Tia Bebang. Nakita niyang nakadunga roon ang tiyahe ni Lando, kaya muli siyang nagsalita. Ah, sige na, aalis na ako. Ito lang ang mapapayo ko. Huwag kang kakain o iinom sa bahay na yan dahil disgrasya lang ang iyong aabutin. Dahil sa isinaad na iyon ng lalaki, nakaramdam ako ng kaba. Hindi kasi siya nakatingin kay Lando at sa akin niya itinuon ang kanyang pansin. Bakit kaya ganitong nararamdaman ko? Kinakabahan ako ha. Wika ko sa aking sarili. Napatingin ako sa bintana at nakita kong nakadungaw ang tiyahe ni Lando. Mabalasik yung tumitig sa akin, kaya lalo lamang na lumakas ang kabog ng aking puso. Lando, baka hinahanap na ako ng aking tiyuhin. Dudugtungan ko pa sana ang aking sasabihin, pero agad akong nakaramdam ng katih sa aking lalamunan. Kasunod noon ay may naramdaman akong init sa aking sikmura. Pilit kong itinago ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Sige ha, magpapaalam na lang ako sa tiyahin mo. Sabi ko pa, wala nang nagawa pa si Lando. Bumalik kami sa loob ng bahay ni Tia Bebang. Tia Bebang, uuwi na po kami. Baka kasi uuwi na yung tiyuhi nitong kaibigan ko eh. Sabi ni Lando. Seryoso ang naging mukha ni Tia Bebang. Sino yung lalaking kausap niya? Mukhang may mahalaga siyang sinasabi sa inyo ah. Sabi ng ali. Napalunok ako ng aking laway. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin, kaya napatitig ako kay Lando. Wala po. Dumaan lang siya sa amin at nagtanong. Tugon ni Lando. Napatangon na lang si Tia Bebang sa amin. Sige, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi ha. Nagpasalamat kami sa kanya. Pagkatapos, nagpasya na kaming umuwi. Nang mga sandaling yon, pinilit ko ang aking sarili na huwag masok ka dahil parang nasa lalamunan ko na ang init na aking nararamdaman. Habang naglalakad kami noon, napag-usapan namin ang sinabi ng matanda. Totoo kaya ang sinabi ng matanda at ang naging babala niya? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, pero parang mabait naman yung tiyahin kong yun eh. Kahit kasi bihira lang siyang pumunta sa amin, wala naman akong narinig na kwentong may ginawa siyang masama. Sabi ni Lando, magsasalita pa sana ako noon nang bigla kong nahilo. Umikot ang aking paningin hanggang sa nagdilim yon. Muntikan na akong matumba noon. Mabuti na lang at nagawa akong saluhin ni Lando. Anong nangyayari sa iyo? Tanong niya sa akin. Hindi ako nakasagot. Dahil pakiramdam ko'y umuurong ang aking dila. Pinilit ko na lamang ang maglakad hanggang sa makarating ako sa bahay ni Tio Dadoy. Noong mga panahong yon, nakabukas ang bintana. Nawari kong naroon siya. Tinawag namin siya ni Lando at nang makadungaw na si Tio, nagpaalam na sa akin ang aking kaibigan. Saktong pagkababa na pagkababa ni Tio Dadoy, nahilo ulit ako. Hindi ko nagawang ibalanse ang aking katawan, kaya nabuwal ako sa lupa at saka agad na nawalan ng malay. Nagising ako na nakahiga na sa loob ng aking silid. Nakaupo sa aking tabi si Tio Dadoy at saka panay ang hawak sa aking leeg. Saan ka ba nang galing? Anong nangyari sa iyo? Seryosong tanong niya sa akin. Niyaya ako ni Lando eh na pumunta sa bahay ng kanyang tiyahin. Sabi ko sa aking tiyo. Hindi ko alam pero litsong kawali lang naman kanina yung kinain kong napakarami. At yun ang naging dahilan ng aking pagkahilo. Wika ko. Saglit akong natigilan noon nang may kung anong lalabas sa aking lalamunan. Hindi ko na pinigilan ang aking sarili at iniluwa ko ang kung anumang nagbabadya na lalabas. Nang mga panahong yon, nasuka ako. Maging ako ay nandiri dahil sobrang lansa at itim na itim ang likidong lumabas sa aking lalamunan. Napahawak rin ako sa aking tiyan dahil napakahapdi nun. Anong nangyayari sa iyo? Tarantang tanong ni Tio Dadoy. Hindi kaya nalasong ka na? Hindi ako nakapagsalita. May kung ano kasing bumabara sa aking lalamunan at sobrang katinon. Walang ano-ano,
tila dumulas yon paitaas. Nang mawari kong parang may lalabas sa aking bunganga, mabilis akong napaupo. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka? Hindi na naipagpatuloy ni Tio Dadoy ang kanyang sasabihin. Bigla kasi akong naduwal at maging ako ay nagimbal noong makita ang bagay na lumabas sa aking bunganga. Ha! Hindi! Nalasong ka nga! Nabiktima ka ng manlalason! Malamang nilasong ka nang nag-alok sa iyo ng pagkain! Gimbal na wika ni Tio Dadoy nang makita niya ang mga buhok na lumalabas sa aking bunganga. Napahawak ako sa aking tiyan at saka napayuko. Humapdi ang tiyan ko ng sobra, kaya namilipit ako sa sakit. Ah, ang sakit! Sobra! Anong nangyayari sa akin? Wika ko. Walang ano-ano, may kung anong bumara sa aking lalamunan. Pinilit ko ang umubo para lumabas yon. Napaluha ang aking mga mata noon nang may lumabas na mga hibla ng buhok sa bunganga ko. Anong gagawin ko, Tio? Magsasalita pa sana ako, pero muli akong napaduwal. Kailangan kang magamot kaagad. Hindi dapat tayo mauli sa oras. Baka kung ano ang mangyari sa'yo. Wika ni Tio. Walang iyang manlalason yun. Bakit ikaw pang napagdiskitahan? Dagdag pa niya. Napakibit balikat ako. Sinubukan kong tumayo noon, pero hindi ko magawa dahil sobrang hina ng aking tuhod. Ramdam ko rin ang pagkawala ng aking enerhiya, kaya napatitig na lang ako kay Tio Dadoy. Oh, dito ka muna. Pupuntahan ko lang si Kakarling, yung albularyo. Saad ng aking tiyuhin. Tiningnan ko na lang siya habang papaalis sa bahay. Nung wala na si Tio, napaiyak ako. Diyos ko, iligtas mo ako sa kung anumang karamdamang ito. Wika ko. Sana hindi na lang ako kumain ng litsyong kawali na yun. Marahil tama ang matandang lalaking yun. Kung nagkausap lang sana kami bago pa ako pumasok sa bahay ni Tia Bebang, sana hindi nangyari sa akin ang bagay na ito. Dagdag ko pa. Nasa ganong sitwasyon ako nang bigla na naman akong napaduwal. Sa hindi ko inaasahan, may sumamang dugo sa mga buhok na aking nailuwa. Putang inang manlalason yun. Kaya pala ang balasik ng pagkakatitig niya sa akin. May masama pala siyang balak. Wika ko at muli na naman akong napaubo. Pilit kong pinipigilan ang mapaduwal dahil baka may dugo na naman. Pero hindi ko na magawa. Pagkaubo na pagkaubo ko, agad akong nakaramdam ng init sa aking lalamunan. Nakalasap na rin ako ng lansa. Alam kong may lalabas sa aking bunganga, pero hindi ko na yun napigilan pa. Bumulwak ang napakalansa at napakapulang dugo. Kaya lalo lang akong kinabahan sa aking kalagayan. Alam kong anumang oras, babawian ako ng aking buhay. Kaya nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa makabalik na ang aking Tio Dadoy at saka ang albularyong si Kakarling. Nagpasya na lang akong sumandal noon at saka pinipigilan ang muli kong pagduwal. Napailing ang aking tiyuhin nang makita niya ang aking sitwasyon. Na mga sandaling yon, kumuha siya ng basahan at saka nilinisan ng sahig. Inipon niya ang buhok na lumalabas sa aking bunganga. Hindi na ito may kukubli pa. Ito ay hayagang sinyalis ng panlalason. Kinakailangan nating linisin ang dugo niya. Dahil kung hindi natin magagawa yon, kakainin ng lason maging ang utak niya. Namulagat ang aking mga mata sa sinabi ng albularyo. Pero mas mainam siguro kung tatawasin natin siya para malaman natin ang pinanggalingan ng lason. Humiram ng planggana si Kakarling at saka pinalagyan niya kay Tio ng tubig. Kinuha rin niya sa dala niyang bag ang isang kandila at saka tinunaw yon gamit ang apoy. Ayan na, maghihintay lang tayo ng ilang sandali. Ayan na. Bulalas ng matandang albularyo. Makaraan ng ilang sandali, nakita namin ni Tio Dadoy ang unti-unting pagtigas ng kandilang lumulutang sa tubig.
Kinuha yon ng albularyo at saka ipinakita sa amin ang kung anong hulma nun. Babae at saka parang mangkok. Wika niya. May kinain kang ibinigay ng babaeng manlalason, tama ba? Wika sa akin ng albularyo. Yan nga sinabi niya. Kumain daw siya ng litsong kawali at parang yun daw ang ugat ng pagkakaroon niya ng masamang pakiramdam. Sabi naman ni Tio Dadoy. Kung ganun, dapat maagapan natin siya. Seryosong saad ng albularyo. Kumuha ang albularyo ng isang hibla ng buhok dun sa isinuka ko. May kung anong dasal din siyang iniusal dun. Habang umuusal ng orasyon ng albularyo, ramdam kong nangangati ang aking tiyan patungo sa aking lalamunan. Makati na mainit ang aking pakiramdam. Kaya nagwika ako. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit parang... Natigilan ako sa aking pagsasalita dahil may kung anong humarang sa aking lalamunan. Hindi ko kaya yon. At ramdam ko ang pagsusugat ng lalamunan ko. Muli pang dinasalan ng albularyo ang kinuha niyang buhok at pagkatapos noon, bigla akong napaubo ng malakas. Lumuwa mula sa aking bunganga ang buhok na may kasamang uod. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin, kaya napahagulgol na lang ako. Awang-awa sa akin ang aking tiyuhin, kaya napatitig siya sa akin. Kinuha ng albularyo ang mga buhok na yon na may mga uod. Isa-isa niyang tiniris ang mga uod na yon. Mamatay kayo at nang hindi na makabalik pa. Paulit-ulit niyang sinasabi yon habang pinapatay ang mga uod na yon. Nang maubos na niyang patayin ang mga yon, muli siyang nagwika. Hindi na babalik pa sa loob ng katawan mo ang mga uod na yon. Kung may matitira man sa tiyan mo, matutunaw lang din sila at lalabas bilang dumi. Noong mga sandaling yon, nakiusap si Kakarling sa aking tiyuhin na kung maaari ay bigyan siya ng itlog. Napatango naman si Tio Dadoy at saka bumaba para kumuha ng itlog. Pagkabalik na pagkabalik niya, umusal na mga dasal na Latin ang albularyo. Tumagal yon ng humigit kumulang 4 minutes. Ang gagawin kong ito ay paglilinis sa kabuuan mo. Katawan, dugo at kahit kaluluwa. Sabi ng albularyo. Dadoy, tulungan mo kong itayo ang iyong pamangkin. Pinagtulungan nila akong patayuin noong mga sandaling yon. Tinulungan ko na rin ang aking sarili kahit na hirap pa rin ako. Nung makatayo ako, ipinatong ni Kakarling ang itlog sa tuktok ng aking ulo. Naway pagalingin ka ng buong may kapal. Wika niya, sabay ihip ng 3 beses sa aking noo. Dahan-dahan niyang ibinalot sa aking katawan ang nasabing itlog habang nakadampi sa aking balat. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, umuusal siya ng mga dasal na Latin. Natapos lamang ang kanyang pagdarasal noong nagawa na niyang dampian ng itlog ng manok maging ang aking mga mata. Tapos na! Tingnan natin kung ano ang laman ng itlog na ito. Tsak na marumi dahil laso nang iginawad sa iyo. Wika ni Kakarling habang nakatingin sa akin. Itinapon ni Tio Dadoy ang tubig sa planggana at saka ibinigay yon sa albularyo. Babasagin ko na! Saad pa ng albularyo, sabay basag ng itlog. Pagkabasag na pagkabasag noon, ipinakita niya sa amin ang laman ng itlog. Mas lalo lang akong nandiri noong mga panahong yon dahil ang laman ng itlog ay itim na parang uling. Nakakasulasok ang amoy noon. Napansin ko rin parang may mga hibla ng buhok doon. Ito ang lason sa buong katawan mo. Mabuti na lang at nagawa pa nating agapan. Kung hindi, baka maghina ka lang hanggang sa tuluyang ka nang hindi makahinga. Sabi ni Kakarling. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko noon. Kahit na wala pa akong lakas, nagpasalamat ako sa kanya at saka sinubukang bumalik sa aking pwesto. Maraming salamat, Kakarling. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako. Wika ko. Umiling na lang ang matanda.
Sa susunod, mag-iingat ka. Hindi lahat ng umaalok sa iyo ay kaibigan mo. Ang iba'y ginagamit lang ang kabaitan kunwari nila para magawa nila ang nais nila. Walang hiyang alimbebang na yun. Pinakain kami ng lechong kawali. Pero yun pala, nilaso niya ako. Sabi ko, hindi man lang kasi nagkaroon ng masamang pakiramdam si Lando. Kaya naisip kong baka sinadya ng tiyahin niyang ako lang ang lasunin. Nagpaalam na sa amin si Kakarling. May ilang bagay pa siyang inihabilin kay Tiyo upang mas mapabilis din ang aking paggaling. Ilang araw pa bago ako tuluyang nagkaroon ng lakas. Magmula noon, hindi na ako sumama pa kay Lando. Noon ko lang din naisip na ang babaeng nakita ko nung nagdaang araw ay ang tiyahin pala ni Lando na isang manlalason. Wakas.